Linis. Yung mga dumi nila. Guys, ito yung dumi ng ginipig. Ganyan yung healthy na dumi ng ginipig. So, pagkabibili kayo ng mga ginipig, titignan yung dumi. Pag-uusapan natin yung sa mga ito. So, yung mga dumi na yun, nalalaglag yan sa ilalim. Meron kasi akong saluhan dun. So, linisin ko muna. Linisin ko lang ng crested ha. Hindi naman tayo ngayon kay Richie. So, ayan, malinis na rin yung ulungan ni Richie. Ang harmless naman itong ginipig. Hindi naman sila nangangalat or nangangalimot. Siguro gagawin nila yung pagka nasa ano yung hindi depende sa sarili nila. Kayo naman, kamusta na kayong tatlo? 5 days na kayo. Kayong dalawa. Okay na. Nisin ko kayo. Hindi ako ang tinuloy rin natira na ang damo. Tayo na. Ginagamit ako ng toothbrush para malaglag sa ilalim yung mga tain. Ginagamit ako ng toothbrush para malaglag yung mga dumi sa ilalim sa pinakasaluhan. Wala namang amoy yung dumi nila. Yung ihi lang ha, medyo may amoy na siyempre ihi. Pero hindi siya man siya mabaha. Gray alis dyan. Malinis na. So, bibigyan ko ito ng
Nalagyan ko uli sila ng pellet. Lagi isang scoop ulit. Tina-check ko rin kung may baka may butas yung mga kulungan. Kasi natutunan ng magayit ito. Ganda nang safe sila. Pero so, wala naman. Linis na yung kulungan niya. Ayos na nang maglinis na kulungan. Bukas ko sila babanla ko. May oras kasi ako. Binabanlakan ko rin yung kulungan. Binabasa ko sila. Gamit yung sprayer sa pagkain, binabasa ko. Yari siya ng pellet. Paubos na pala pellet. Actually, mura lang naman ito. 30 pesos sa kilo. 31. So, let's go. Bigyan natin dito. Tapon pa. So yan, bibigyan natin sila ng damo, tapos babasain ko. Para, kasi hindi sila umiinom sa lagayan ng tubig. Hindi sila umiinom talaga din. So pag sa damo, direct na yung kanilang ano. Hindi ko na ito. Gamit yung spray bottle. Para makakainom sila. Naubos na yung damo natin. Mamaya ulit tayo bukas. Bye bye.